أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sangalan ng Allah ang mapagpala ang mawain. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan, pagpapala ng Allah ay mapasahuling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga kasamahan, hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid at mga mahal na taga-subaybay, ang atin po na tatalakayin ngayon ay ang pamagat na La Ikraha Fiddin. Ang kahulugan nito ay ang walang sapilitan sa religion. There is no compulsion to the religion. Subalit, nais namin itong maiparating sa inyo, mga kababayan, o mga mahal na kaibigan, mga taga-subaybay po nito, na karapatan po namin bilang isang Muslim na maiparating ang katotohanan, sapagkat ang karapatan nyo naman sa amin ay malaman ninyo ang aming mga paliwanag tungkol sa reliyon sa Islam. Kaya nga dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya namimilit sa mga taong hindi mananampalataya sa kanya, hindi naniniwala sa kanya. Dahil bago pa niya nilikha ang paraiso at saka impyerno, ay tapos na niyang nilikha ang tao, tapos na niyang nilikha ang paraiso at saka impyerno. Kaya mayroong saysay kung bakit lumikha siya ng tao. Ang tao, kapag sumamba sa kanya, doon makapasok siya sa paraiso. Pero kapag ang tao sumamba sa iba, bukod sa Allah, ay yun ang dahilan bakit nilikha ni Allah ang impyerno. Pero bago namin yun sasabihin, dapat namin niyo itong maunawaan. Sino ba ang lumikha sa atin? Sa paniniwala namin mga Muslim, ang aming tagapaglikha ay isa lang, si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga hindi Muslim, kahit tanungin namin sila o tanungin ninyo ang sarili ninyo, kapag kayo ay sumagot sa aming tanong kung ilan ang Diyos, ang isasagot din nyo ay iisa lang. Pero bandang huli, sa mga Hudyo, ang sasabihin nila ay si Juda ang Panginoon. Sa Kristiyano naman, ang sasabihin nila, si Jesucristo ang Panginoon. Mga mahal na kaibigan, isipin ninyong mabuti. Meron tayong matalas at nakaisipan at talino na ibinigay, ipinagkaloob sa atin, ipinagkatiwala sa atin ng ating tagapaglikha. Gamitin natin ito. Bakit ba si Allah subhanahu wa ta'ala lumikha ng tao? Ano ang purpose? Of course, sambahin natin siya. Pero ang mga tao, iba, sumamba sa nilikha. Huwag sana pong masasaktan ng iba, katulad ng dati kong religion. Ako ay dating Katoliko, born again, at saka saksi ni Jehovah. At yung tatlong sekta na reliyon na yon, ang pinaka-source ng paniniwala talaga doon ay si Jesucristo ay Diyos. Kaya kung tayo ay mayroong matalas na pag-iisip, isipin natin, kung si Kristo ay Diyos, sino ang lumikha kay Birhen Maria? Dahil si Maria ang nagsilang kay Jesucristo. Siyam na buwan siyang iniingatan sa loob ng tiyan bago siya ipinapanganak. At pagkatapos noon, siya ay isinilang sa loob ng siyam na buwan. So normal na siya ay tao. So siya ay anak ng tao, hindi siya anak ng Diyos. Dahil kapag inamin po natin na ang Diyos ay nanganak, ilan na ang Diyos? So, nasa puso natin, isa lang ang ating Diyos. Hindi pwede magiging dalawa. Kaya kapag tanggapin natin yun ang doktrina na taliwa sa katuruan ng tagapaglikha sa atin, na ibinigay niya sa ating puso na isa lang siya, at ang doktrina naman ng pagsamba ay nanganak, ay hindi po yun tama na pananampalataya.
Kaya, mga kapatid, dumating ang Quran bilang huling kapahayagan para ituro sa atin ang katotohanan na walang sapilitan. Kapag maniwala ka, ikaw ay sa paraiso. Kung ikaw ay tatanggi, walang dahilan kung bakit niya nilikha ang impyerno. Kaya mga kaibigan, sadyang napakaganda ang pagkakalikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin dahil iniba niya tayo sa lahat. Napakaganda kasi iba tayo kaysa sa tao, sa mga hayop. Tayo, ginawa niya tayong tao. Ang mga hayop, hindi nila kayang lumikha ng tulad nito. Mayroon tayong programa na ganito na napag-uusapan natin kung sino ang Diyos na ating sasambahin. Na napag-usapan din natin na mayroong relihiyon na totoo, mayroon ding hindi totoo. Kaya, sa isa sa basihan na relihiyong totoo, kapag ang relihiyon na yun ay itinuturo sa iyo ang pagiging mabuti at pagsamba sa nag-iisang Diyos, ito ay totoo na relihiyon. Subalit kung ang relihiyon na yan ay nagtuturo ng hindi maganda at nagtuturo na sambahin ang mga nilikha sa kamay ng tao, yan ang hindi turo ng tagapaglikha sa atin. Kaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya sa banal na Quran, wahadaynahu wa najadayn. Sabi niya, mayroong landas ng kabutihan at mayroong ding landas na kasamaan. Kaya tayo ay mamili. Saan tayo gusto? Gusto ba natin sa kabutihan o sa kasamaan? Kaya mga mahal na kapatid, yung pag-aakala ng iba na kapag nag-Muslim sila ay hindi sila tatanggapin ang kanilang pamilya, hindi totoo yun. Ang totoo, kapag nag-Muslim ka, pagsikapan mo na mapag-aralan mo kaagad ito para maituro mo rin sa kanila ang totoong doktrina nito. Ang totoong mga kautosan dito at mga kagandahan ng mga pag-uugali dito. Kaya kapag hindi mo pinag-aralan ito, so sa makatuwid, ikaw ay mapabilang sa kanila. Dahil bakit? Sila hindi nila alam ang Islam na dito sa mundo na ito, dapat natin pagsikapan ang ating buhay. Kasi nandito na tayo sa pangalawang yugto ng ating buhay. Hintayin pa ba natin na mabawian tayo ng buhay at haharap tayo sa pangatlong yugto? Haharap tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya mga mahal na kapatid, mga mahal na kaibigan, dapat natin isipin na tayo ay mayroong tungkulin sa ating Panginoon. At tungkulin natin sa ating Panginoon na sambahin natin siya na huwag tayo kumuha ng iba bukod sa kanya. Kasi bakit? Magkakaroon tayo ng kasalanan na napakalubha, napakamalaking kasalanan ang pagsamba sa iba bukod sa Allah. Kaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa katangian niya ang tinatawag na Ar-Rahman Ar-Rahim. Pinakamawain, pinakamahabagin. Kahit na hindi siya sinamba ng kanyang mga nilikha, nagpapatuloy pa rin ang pagtutustos niya sa mga nilikha niya. Kahit yung mga maliliit na gumagapang o di kaya ang mga tao na walang pasasalamat sa kanya, pinapatuloy pa rin niya ang pagtustos niya dito. Kaya siya ay maawain, mahabagin. Katulad ng sa panahon na ang mga tao ay hindi nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumubra na ang kanilang paggawa ng kasiraan sa lupa, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpaparamdam din sa mga tao na dahil minamahal niya ang tao na ito, sinusubukan niya kung ang tao na ito ay tunay ba kaya na magbabalik loob sa kanya. Kaya si Allah, siya ay nagbibigay ng babala sa atin. Habang tayo ay nabubuhay, hindi po pwede na walang reminder na makarating sa ating buhay. Mayroong mga babala at mga paalaala na sumamba lamang tayo sa nag-iisang Diyos ng ating tagapaglikha, na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi sapilitan, walang sapilitan. Dahil kung magmumuslim ka ngayon, hindi ka agad-agad namin maasahan na bukas makalawa ay marunong ka na magsala. No, dahan-dahan. Dahan-dahan yan. Kasi ang una, na tinatanggap mo muna sa puso mo na ang Panginoon mo ay wala ng iba kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At si Allah na ang magagabay sa iyo tungo sa pag-aaral tungkol dito hanggang sa maisabuhay mo na ang Islam. Kaya kapag ka nag-aral ka na dito, doon mo na malalasap ang tamis ng iman o tamis ng pananampalataya. Ulitin ko mga kaibigan, mga kapatid, mga nagsusubaybay dito, ang Diyos mismo nagsabi sa atin, La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghay. Sabi ng Allah,
na sa religion walang sapilitan, bagkus napakalinaw ang katotohanan kaysa kamalian. Kaya ang sinuman ang tumanggi sa mga Diyos-Diyosan, siya ay magtatagumpay dito at makakuha siya ng napakalaking reward, dubling reward sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kayo po ay mag-isip, amin po itong isiniwalat ang katotohanan na ang paniniwala sa Islam, ito ay paniniwala sa pagsamba sa tunay na tagapaglikha lamang at ito ay pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa Islam, mga kaibigan, hindi sapat na naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos. Magiging sapat ito na tayo ay magiging tunay na Muslim kapag tayo ay sumunod sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya ang pinakahuling propeta na si Muhammad. Kaya kailangan natin itong sundin dahil ito ay inuutos sa kanya at itinuro sa kanya ang lahat ng mga pamamaraan kung papaano tayo mamuhay dito sa lupa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.